papakainin ko yung dalawang ano tawag dito, US Bulldog ba to? Yan yung trabaho dito, ang isa Hong Kong. Pakainin ko sila ngayong 8, tapos lalakad kami mga 15 to 20 minutes. Yan po, OFW in Hong Kong. Oh, laki rin ah. Ay, number ko pa yun. Ayun, papatay kami ng aso ngayon. Yun, gagala kami ng mga doggy. Exercise. Yan, kasama mo si Kuya Alex. Trainer ko rito. Yan, ito yung ganito yung ginagawa namin dito sa Hong Kong. Ganito kahirap ang aming trabaho. Kailangan ito yung umaga after nilang kumain. Yan, paglalakad rin namin sila mga 15 to 20 minutes para exercise. Doon sa tapat ng cottage, balik ka. Oo. Ah. Hindi kita. Oo, sige. Come here, Robbie. Yan. Welcome to Hong Kong. Ganito po yung ginagawa ko na dito sa Hong Kong. Ito yung pinaka second day ko po. Bali, every morning after nilang kumain, igagala natin yung aso. Ayan. Kailangan kasi in-exercise po sila. Mga 15 to 20 minutes. Ayan. Tapos after nilang kumain, naghahanap po sila ng matatayihan nila. Shoo! Hindi ko kakain. Shoo! Present! Don't! Loko ta, maalalasong ka nyan. Hey! Ishid! Dad! Ishid! Ishid! Yan, bali, pinapasyal natin yung dalawang aso. Tuwing umaga to, tuwing umaga 8 a.m. Ito yung everyday routine ko dito sa Hong Kong. Ganito ang trabaho ng mga boy dito sa Hong Kong. Tayo. So hanggang dito lang kami sa tapat ng Caltex, tapos babalik na kami ngayon. Yan, tapos balik na ulit kami. O, back, back. Yan, bali magkapatid yung ano to, yung American Bully ata to. Hindi ko alam kung anong lahi nito, dalawa. Mabait naman sila. Tapos pagkatapos nito, maglilingkungan na tayo, magiging trabaho naman natin doon after na magpalakad ng aso, gardener naman.
Bali, trabaho dito, maintenance gardener. Pero dami pa lang trabaho dito sa Hong Kong. Alos lahat sa iyo. Bali, style ng mga lalaki rin dito, parang gawain din ng babae, ganun. Katulong. Kaya sipag lang, tiyaga lang. Para sa pamilya. Yan, ito. Lala. Pagdating po natin sa bahay, pupunasan po natin yung mukha nila para matanggal yung mga muta, gan linisin yung paa. Para po malinis po sila ulit. Para pag yung paa nila nalinis na. Pagtapak nila sa higa nila, walang dumi. Balik na kami sa bahay. Balik na kami sa bahay.